Mark, kasi syempre may exposure ka na rin sa local at may exposure ka na rin sa regional. Pagdating mo doon sa international level, kasi yun na kagad eh, ultimate proving grounds na eh, ng sport eh. Parang ika nga nila, nagsimula ka sa PBA, bigla kang tumalon agad sa NBA ka na. Masasabi mo ba nung unang laban mo is malaki yung agwat talaga in terms of skill level and competition at that time? Masasabi kong oo, kasi talagang ano, yung training ko talaga, parang yung naramdaman ko talaga ng training ko for the UFC, parang ano eh, buhat-buhat ko yung buong mundo eh. Ganun ka talaga kabigat-gabigat yung training ko noon. Tapos, yun nga, yung level ng mga fighters malataasin. Pero, parang yun nga, sa ano lang talaga din, sa isip din. Kasi ngayon, na iniisip ko ngayon, parang actually pare-parehas lang talaga ang ano yung level ng skill talaga, halos magkakaparehas lang yung mindset lang talaga at saka training ang nagkakaiba. So yun, parang depende rin talaga sa training at saka preparation ng isip mo. Eh ako noon dati kasi tawag dito, matagal nga akong walang laban sa cage. Kaya medyo nahirapan din talaga ako. Tapos yun nga, I'm still having a bad taste sa last na fight ko sa ano sa Australia, kasi alam kong kaya kong talunin si ano eh, Dan Hooker. Hook. Oo, kasi nung naramdaman ko talaga yung ano, tsaka yung skill niya kahit pinapanood ko ngayon. Alam kong kaya kong ano talunin. Yun nga lang kasi tawag dito, yun nga yung preparation ko, yung transition ko from amateur to ano, to professional, yun sa MMA, parang napaka-short, parang kulang talaga. Yun yung naiisip ko ngayon kapag ano, pag iniisip ko way back yung mga laban ko noon. Kasi totally, hindi talaga ako, ano, tawag dito, kontento na natalo ako ng mga, ano, mga nakatalo sa akin. Kasi alam ko sa loob ko na kayang-kaya ko sila. Yun nga lang talaga, iba talaga. Iba yung... That being said, sir, ano sa tingin niyo yung ideal na preparation, you know, for the transition to the UFC? Ano sa, para sa inyo, ano yung pinaka-ideal, gaano kahaba, saan dapat nagpe-prepare? And sa tingin niyo, ito talaga, dito talaga nagtatalo? What do you mean, ano? Para sa inyo, yung gaano sa tingin niyo yung ideal na preparation, gaano kahaba, and before jumping to the UFC? For us, kapag nag-umpisa ka na talaga sa ano, kapag nag-umpisa ka talaga sa MMA, 3 months okay na 'yun. Ako kasi ano eh, ang parang sitwasyon ko kasi noon, tawag dito, parang matagal akong hindi nakalaban sa MMA, mga 3 years yata 'yun. So tapos yung pressure pa ng ano, yung pressure, naghalo-halo nga 'yun, nag-pressure ng tao, yung pressure ng mga teammates, at saka siyempre expectation nila sa'yo kasi nagcha-champion ka sa international competition ng Wushu, o kaya dati nagcha-champion ka din sa MMA. So parang naghalo-halo, tapos yun nga, yung exposure mo medyo lay back na, parang ano na, medyo wala na yung feeling mo sa cage. So, pero kapag seasonal ano kasi, yung ano, yung talagang lumalaban ka na, dire-diretso yung laban mo sa MMA, 2 months, okay na yun. Parang pinaka-short siguro, 2 months for a fight. And kung, if I get it correctly, around that time, sir, yung, baga wala pa rin kayong full cage nun sa gym, unlike ngayon, no, na dun sa bagong facilities nyo sa Team Lakay na talagang kompleto. State of the art. Na, diba? Yun nga ang kagandahan din eh, yung parang kami yung naglay ng ano, ng foundation, ng foundation, okay, ng way sa mga ano, sa mga youth, kaya okay din, parang we are proud din na kami yung nag-umpisa sa ano, sa daan. Palumpalo para nasa paka sa mukha ha, silipin at sulitin ang galaw at ang maraha. Ingat sa binabangga, baka masagasa. Marami nakaharang makitid ang daan. Tahimik lang tahimik at mainit ang kalsa.